ng herbicide ang inyo pong kalamansi, lalo na kung yan po ay buwan pa lang tatanim. Mas maganda, huwag nyo na po siyang palalakihin kagaya nito o palalausin ang damo para hindi po problema at manganib ang inyong kalamansi. Kasi pagka tinamaan po kasi ng bomba, nangungulot din po yung usbong. Nakaka-apekto rin siya. Kaya madalas magandang tanghali sa inyo mga katribya. Tayo po ay mag-i-spray ng ating kalamansi at yung ating pong target, ito pong damo. Hindi po para po sa bulaklak o para sa bunga. Kinempuhan na po natin ito pong mainit ang panahon para kaagad matuyo. Dahil di po natin alam po yung klima, baka bigla pong umulan. Kaya spray po tayo. Yung ating unang in-spray, ito na. Tatlong araw na po yung nakalipas. Dilaw na po yung ating mga damo. Kaya lang, hindi pa po tayo nakatapos. Kaya, mag-i-spray po tayo pong muli para matapos natin itong ating bombahin. Ginhawa mga katribya po, pagka po chargeable yung ating gamit, hindi na tayo po magbobomba pa ng manual. Ayan, madali naman po tayo makabili nito sa mga agri supply, sa mga bilihan ng mga makina. Merong mga tinda dito ang chargeable. Sayang po na po natin itong magandang panahon na umaraw. Ayan, makapal na po kasi mga katribya po yung damo. Ligado na po natin sprayin. Tagal-tagal na kasi tayong hindi nakakapag-work sa ating kalamansian. Busy tayo sa ating pagpunta-punta sa iba-ibang mga lugar. Ito ngayon. Ito, lumalaki ito ng husto. Kaya pagka hindi po natin ito in-spray, naku ay magugubat mga katribya. Trabaho tayo muli sa ating pong farm. Ito naman mga katribya, hindi naman po delikado sa ating kalamansi. Dahil malalaki na siya. Pero pagka ang kalamansi ninyo ay bata pa, ingatan po ninyong maanggihan ng herbicide ang inyo pong kalamansi, lalo na kung yan po ay buwan pa lang tatanim. Mas maganda, huwag nyo na po siyang palalakihin kagaya nito o palalausin ang damo para hindi po problema at manganib ang inyong kalamansi. Kasi pagka tinamaan po kasi ng bomba, nangungulot din po yung usbong. Nakaka-apekto rin siya. Kaya madalas po nating ipinapayo kung hanggang 20 na ang inyo pong damo, spray nyo na po kagad ng herbicide para hindi na po maging problema sa inyo pong kalamansi. Sa lupa, okay lang naman siya dahil nagiging pataba po yung damo pag namatay. Dahil marami na po tayong karanasan, ito ang ating ginagamit simulat sa pool nang tayo po ay nagtanim ng kalamansi.
noon ay tinatabas gamit ang mga gulok. Nako, ay napakatagal, matrabaho. Hindi isa-isa po natin tinatabas. Tapos numauso yung grass cutter, ginagrass cutter din naman natin. Kaya lang, matrabaho din, aksayado pa ng gasolina. Kaya nung magkaroon ng ating herbicide, mamatay damo, ayan. Guminhawa po ang ating trabaho. Dahil pagkatapos nito, ay libre na tayo sa ilang nating mga gawain. Spray-spray tayo mga katribya. Medyo lumaos lang itong ating damo. Pero yari naman siya sa ating spray. Gusto ng damo na ito para mamatay ay yung ligo. Hindi yung madaanan lang. Minsan naman ay pagka nadaanan lang, hindi namamatay po yung damo. Lumulungkot lang siya. Dami pong damo. Wala nang makakatikim po ng malakas na ulan eh. Marami pa tayong pulutin dito sa ating pitas na kalamansi. Mataas pa, 1,650. Yeah. Ngayon lang po mga katribyan, nangyari na ang kalamansi natin ng buwan ng June. Nag 1,650 o 1,700 pa. Sa iba naman po ay 1,800. Ganyan kataas ang presyo. Tapos konti ang nakukuha na kalamansi. Ngayon lang yan. Dahil mula nang tayo magkalamansian, hindi pa nangyari yung buwan ng June, maabot ng 1,000 ang presyo. Kadalasan dyan na nga nasa 700, mataas na ang 800. Pero ngayon baliktad, 1,000 pa. Maabot pa ng 1,500, 1,600. Grabe, wala pang makuhanan. At ngayon lang din nangyari, ang buwan ng April, bagsak ang presyo ng kalamansi. Dahil marami pong naging bunga nung El Nino na yan. At buwan ng Mayo, tumaas uli. Ito mga katribya, hindi naman po masyadong delikado yung amoy nitong ating gamot ng pang herbicide. Kugaya doon sa ating insecticide. May init-init lang din ang panahon. Sinamantalan natin makulimlim. Kaya tayo nag-spray ng ating kalamansi. Damo-damo tayo mga katribya. Linis muna tayo ng ating kalamansian. Shout-out po natin ang ating mga ka-farmers. Saan man po kayo dako naroroon. Ito po yung pamamaraan po na ating ginagawa pagka tayo po ay nag-aalaga. Pinakikita namin sa inyo para meron kayong idea. Ito yung paraan ng pag-i-spray natin. At kung bakit kailangan natin na mag-spray ng huwag makulimlim o huwag umuulan dahil delikado sa kalamansi natin. Mahuhugasan kasi siya. Di baling mainit at matuyo lang sa damo yung ating mga itong gamot, okay na okay. Take note mga katribya,
Kailangan natin gumamit ng para sa malambot, yeah, sa mga agingay ng ating pang herbicide para sila ay mamatay. Dahil kung minsan, hindi po madadali ng ating herbicide yung mga malalambot o yung baging. Ayan o. Makapit na yung mga baging natin. Daming damo, kapal, oh. Ano iba, eh. Para daw tayong nasa abroad. Hindi natin nalilinisan. Eh, ngayon, na-spray na po natin ngayon ng marami. Daming pataba. Mga damo na to. Ito yung kinakain, no? Kung kayo po ay nag-uulyanin, maganda itong talilong. Gamot. Sa hindi makatulog. Kung merong insomnia. Saging natin na hindi tayo nakikinabang ang kapitbahay. Hindi man yung kapitbahay, yung pong mga mandurugas. Madalas po tayo, hindi tayo nakakatiyan po ng bunga nito pagkamura sa atin. Pero pagka pumagulang na, bisan pa nga, wala pa doon sa talagang harbisan, eh, tinatabas na. Yan ang nangyayari. Kaya, pinapatay na lang natin yung saging. Tumubo na lang siya. After natin ang spray rito, tatanggal naman tayo ng ating baging sa kalamansian. Pero malaking bagay ito, yung ating na-herbicide. Pabawas tayo ng ating trabaho, mga trivia. Huwag natin spray mga tuyo na. Mas mabilis to sa grass cutter. Laki ng talilong.
Okay. Yung ating karga na ito mga ka-trip ay nakakadalawang pagitan tayo na nauubos. Dahil hindi kasi tayo pwede yung mabilisan dahil marami na nga po yung damo natin. Kaya itong ating nasa 700 na puno ang nauubos natin dito mahigit sa 1 litro ng ating pang herbicide. Taba ng mga damo. Pati yung puno ng pandakaki, tumubo na rin. Ay, marami tayong putulin. Nakaka-trivia. Linis-linis tayo. Kaya talaga pagka tayo ay nabisi. Buti ito eh, napapitas natin, nahabol pa sa panggandang presyo ang ating kalamansi. Ang haba ng damo na. Okay.